Okay guys, so ngayon is magdidemo ko kung paano mag-disassemble and mag-assemble ng isang computer. Ito rin yung susundan ninyo sa assessment task 5 pag nag-computer kayo or pag perform nyo na yung assessment task 5 face-to-face nyo sa laptop. Okay, so ang first step natin pag nag-disassemble tayo ng computer is turn off the computer. So as you can see, naka-turn on pa siya. So turn off muna natin yung computer. So, shut down. Then, after mag-shutdown, kaya natin naka-shutdown na siya. So, naka-shutdown na yung computer. Next step is, i-unplug natin lahat ng cable. Lalo na yung mga power cables. Katulad niyan, yung power cable na ito. Power cable dito sa system unit, unplug. Yung video cable. Also, yung other peripheral devices katulad ng mouse and keyboard. Next is, i-prepare natin yung work area. So, as you can see naman, medyo magulang. Ito pa yung monitor. Hindi naman tayo mga liquids. Ayan, nasa office siya. Nasa office siya naman kasi procedure na dapat lahat ng liquids ay lalagay mo sa safe distance para at least na may accident, matapin yung matatakunan o lalagay ng ubi ng ating system unit, ng ating work area. After din pala guys mag-unplug, after nyo may unplug yung power cable dito sa system unit, wait at least 30 seconds before you touch the system unit or before you touch any component of the computer kasi baka meron pang mga naiiwan ng mga kuryente. So, here is our system unit. Ayan. So, hindi kakalimutan tanggalin yung mga relo o yung mga nakalagay sa kamay natin, sa wrist natin, yung mga bracelet, tanggalin din natin. The next is discharge yourself. So, para tayo mag-discharge. So, as you can see, wala kang gagawin yung anti-static drain strap. So, para mapag-discharge is hawakan nyo lang yung base ng unit. Okay? Or kahit anong mga metal parts. Pwede yung doorknob, o kung anong mga matagal. So, para yung static charge sa katawan natin is matanggal. The next, isusuot na natin yung mga personal protective equipment. Okay, so pagka nakasunod na yung PPE natin, so pwede natin simulan yung disassembly. And then also para make sure pa, nakalimutan ko, na yung mga tools na gagamitin is ilagay nyo malapit sa inyo. Tulad ng screwdriver, yung brush na gagamitin natin para sa pag-release ng components or ng system unit. Okay, so the first step sa pag-disassemble is nanggalin mo muna yung screw na nakalagay sa likod ng system unit natin. Pero dito sa sample na system unit natin is wala nang nakalagay na screwdriver. Tinanggal ko na siya. So next is slide natin. Itong side cover is slide natin para matanggal. Then, tabi muna natin yung ating side cover. Now, yung components ay exposed na. At tip ko lang ano, bago nyo kalasin yung mga component natin, is tandaan nyo muna yung pagkaka-connect nila, no? Kung saan yung naka-connect yung mga kable na to, kung saan naka-connect yung mga components, tandaan nyo muna, no? Tingnan nyo muna mabuti. Para mas madali siyang i-assemble mamaya, no? Okay, so ang first step is i-disconnect muna natin lahat ng kable. Ano yung mga kable na yon? Yung mga kable na nanggagaling dito kay power supply unit, and then yung mga kable na nanggagaling sa ating case kasi meron din yung kable dito sa ating power button, yung reset, yung dalawang USB ports, and yung ating audio ports. Lahat yan ay may wire na nakakonect sa ating motherboard. So, yun yung tatanggalin natin. Okay, so first yung ating SATA cable. Yan. So, pag-remove ng SATA cable is ipapress nyo lang itong lock na to. Nakita ba? Lock. Then, disconnect din itong SATA cable na nakakonect sa hard drive. So again guys, itong SATA cable is data cable para makapag-transmit ng data or makapag-transfer ng data from the hard drive hanggang dun sa may motherboard and other peripherals. Then, yung SATA power connector
na naka-connect din sa hard drive. So, syempre, kailangan din ng power ng hard drive. So, yun ay manggagaling dito kay SATA connector or SATA power connector. May makikita rin kayong mga label na nakalagay dyan. Katulad yan, nakalagay SATA. Makikita mo yan, SATA. Next, yung power connector, 4-pin. 4-pin power connector na nakakonect kay motherboard. So, ito ay para kay CPU. Additional power para sa CPU natin. Next, etong 24-pin. 24-pin power connector para kay motherboard. So, carefully unplug the 24-pin. Ayan, ganoon na siya kadaling ma-unplug. Huwag nyo lang masyadong pupwersahin, ano? Yun ang isa sa mga rule natin pag nag-assemble and disassemble. Huwag pupwersahin yung mga component sa pagtatanggal, sa pagkakabit. Kasi pwedeng may masira. I-unplug din natin yung nasa system unit natin or nasa case. Katulad nito. So, ito ay para sa USB port. Then, ito naman ay audio. Yung audio port. Yung nandito sa harapan natin ng system unit, ng case. And then, ito yung sa mga pinaka-komplikado at pinaka-mahirap tandaan na kung saan sila kino-connect. Yung ating mga front panel connectors. Meron tayo ditong reset switch para magamit mo yung reset button na nasa case. Meron tayo ritong power LED, yung dalawa na yan. And then HDD LED. Then also, hindi mawawala yung power switch para magamit mo yung power button na naka system unit. Okay, so yan, na-unplug natin lahat ng wire. May nakalimutan mo pala tayo. Yung nakay fan, CPU fan. Ito. So, syempre, kailangan din ang power ng fan natin. Okay, so, ito yung ating power connector para sa CPU fan. So, hayaan nyo muna yung mga kable dyan. Tanggalin mo natin si hard drive. So, ito si hard drive. Yung hard drive, pwede nyo siyang makita rito sa ilalim. Pwede rin ito nasa taas. Ayan. So, kung nakikita nyo, wala tayo ritong optical drive. Wala tayong nalagyan ng CD. So, meron tayong isang drive, which is the hard drive. So, gamit itong Phillips head screwdriver. Dahan-dahan. Pagka nagtatanggal kayo guys ng hard drive, make sure na may sumusuporta, mahawak din doon sa may hard drive mismo. Iwasan natin na nababagsak yung ating hard drive. Kasi pwede siyang masira. Now, another tip, yung ating mga tornilyo is ilalagay natin siya sa isang area na malinis, no? And also, huwag niyong paghahalu-haluin yung mga screw, mga tornilyo. Kasi marami rin itong tornilyo sa ating system unit. Ating hard drive. Iwasan din na hinahawakan yung mga printed circuit board ng kahit anong component. Iwasan yung paghawak lalo na pag wala kang gloves at namamawis yung kamay mo lagi. Kasi pwedeng ma-damage yung component. So ito rin, lagyan natin sa isang secure na lugar. Next ay yung ating power supply unit. Okay, so sa pagtatanggal ng power supply unit, meron niyang apat na tornilyo. Ito yon, 1, 2, 3, and 4. Natanggalin natin yan. So, ganun din, nahawakan yung power supply pagka nagtatanggal kayo ng power supply unit. Then, carefully, iangat yung power supply. So, ito na. Tanggal natin yung power supply unit. The next, tanggalin natin yung memory.
etong motherboard natin is meron tayo ritong dalawang memory slot. Makita nyo ang dalawang memory slot. And may isang memory module na nakakabit. Ito. Okay. So, para sa pagtatanggal ng memory, etong magkabilang dulo na to. Etong magkabilang dulo, ito yung lock. So, kailangan mo muna siya tanggalin yung lock. Then, hawakan sa gilid. Huwag hawakan ng component sa gitna. Ano? Sa gilid ang hawak lagi. Lalo na pag wala kang suot ng glove. Again, nagbilang natin yung, itabi lang natin dito yung memory natin. Next, tanggalin na natin yung motherboard from the case. Now, itong motherboard is merong 1, 2, 3, 4, and 5 na tornilyo. So, yun, natanggal natin yung mga tornilyo na yun. Wala tayong screw, then pwede tanggalin yung ating motherboard. So, tabi mo natin yung case dyan. Hindi tayo sa motherboard. Okay, so now we need to remove the CPU fan. So, para sa pagtatanggal itong CPU fan, kailangan natin ng flat head na screwdriver. So, itong CPU fan natin is meron siyang apat na lock na so to keep the CPU fan in place. So, kailangan natin ganyan. Then, ito i-press na ganyan. Then, ito rin. Actually, may makikita kayong mga arrow. Ano tulad yan? Arrow. Yung direction para sa pag-unlock. Then, next. Ito rin. And then, hatakin lang natin itong CPU fan. Dahan-dahan lang sa paghahatak. Ingat lang ito, angat. Okay. So now, ito yung ating CPU fan. Then, ito yung ating CPU. Now, sa pagtanggal ng CPU, ang una ting gagawin is iangat itong latch lever natin. Ito yung ating latch lever. So, iangat lang na ganyan. Una, i-push nyo muna. Push. Push, and then. Ayan. Then, iangat. Then, sa ating kunin yung CPU natin. Okay, sa pagkuha po ng CPU, hawakan lagi sa gilid at ating CPU. Ito po ay Intel CPU. Then, ito na yung ating motherboard. So, nag-disassemble natin yung ating computer. Now, ang kailangan natin gawin is linisin natin yung mga components natin. Sa paglilinis ng components, gumamit kayo ng brush. O kaya naman, kung meron kayong can of compressed air. Ay, nakalata yung spray nyo lang na gano'n. Pwede rin yun. Okay, meron kayong blower. Pwede rin yun. Katulad nito. Nalinis natin to. Kasi, may mga naiwan na tumigas na thermal paste. Nga pa na, speaking of thermal paste,
kung titignan po natin yung ating CPU, may makikita tayong kulay gray. So yan yung thermal paste na tumigas. Ang purpose ng thermal paste is para yung init na nanggagaling dito kay CPU ay maibigay niya rito kay heatsink. Ito yung heatsink natin, yung kulay gray na yan. So dyan magpupunta yung init, kakalat dyan, and then ibubuga siya ng fan. So yun ang purpose ng thermal paste. Now, pagka mag-assemble tayo, pagka kinabit na natin itong CPU dito sa ating CPU socket, okay, at inattach na natin itong CPU fan, at naglagay na tayo dito ng thermal paste, kasi pagka nilagay mo to, pag nilagay mo tong CPU at kinabit na natin yung itong CPU fan sa CPU natin, hindi mo na pwedeng tanggalin yung CPU fan kasi may naka-apply na ritong thermal paste. Again, pagkakabit natin ng CPU, lalagyan ng thermal paste itong CPU natin, yung ibabaw, and then sa atin ilalagay yung fan. Pag naikabit na natin yung fan, hindi na natin pwedeng hugutin itong fan natin. Okay, so pagka ginawa mo yun, kailangan mo ulit lagyan or i-applyan ng panibagong thermal paste yung ating CPU. Okay, so ngayon, i-assemble na ulit natin yung ating system yun. So first step is, kakabit muna natin itong CPU natin. Pero bago natin siya ikabit, kailangan nating tanggalin at palitan yung thermal paste na nakalagay sa kanya, yung luma. So para gawin yon, para matanggal, kailangan mo ng alcohol and ulak or tissue. Ayan, ulak or tissue. So ngayon, tissue gagamitin ko. Sprayan yung, ayan, nalagyan na. Nalagyan na yung tissue, and then kunin mo yung CPU, and then pahirin mo lang. Okay, so yan yung ating CPU na malinis na. Next, syempre, ganun din ang gagawin natin sa fan. Ayan, tatanggalin din natin yan. So kunin nyo lang yung pinagamitan nyo na tissue or bulak, lagyan nyo na ulit ng alcohol. So be careful lang sa paglalagay ng alcohol, baka matalsigan yung mga components natin. Medyo ano lang, medyo mahirap mo talaga siyang tanggalin. So pwede naman kayo maglagay ulit ng panibago. Walang natirang mga thermal paste doon sa may CPU natin and also sa heatsink. So, ilagay na natin itong CPU natin. Okay. So, sa paglalagay ng CPU, okay, hanapin nyo lang kung nasaan yung triangle. Yun yung alignment triangle natin. So, para correct, para tama yung orientation, ano? Hindi pwede kasing kahit hindi pa sing bali-baliktad yung paglalagay ng CPU natin, no? So dito sa motherboard, hanapin niyo yung notch na i-align. So dito sa motherboard, ito yung tuldok, ayun, no? Yung tuldok. Ito, hindi. Ito yung tuldok na yun. Okay. So itatapat niyo lang yung triangle na nandito sa ating CPU. So ganyan. Then, hayaan nyo lang yung CPU na ganyan. Huwag nyo ipapress. Huwag nyo ipapress yung CPU. Huwag nyo i-DDN. Ganyan lang. Okay na yan. So, pagkalagay ng CPU natin, ilalock na natin ito. Ilalock natin na ganyan.
Then, nakataas pa yung latch lever. Nahandahan and then nakalock na yung ating CPU socket. So the next step is ikabit itong fan. Yan. Okay, so first is lalagyan muna natin ng thermal paste yung ating CPU. So asan yung thermal paste ito? So ito gagamitin natin yung thermal paste. Para lang siyang injection. Okay guys, sa paglalagay ng thermal paste, hindi mo kailangan damihan yung paglalagay, ano? Tuldok lang ang paglalagay ng thermal paste. So, ganyan lang. Okay na yan. Okay, so ito yung fan natin. May nakalagay ng thermal paste. Tahan-tahan natin ikabit yung ating CPU fan. Okay. Now guys, katulad na sinabi ko kanina, pag naglagay nyo na itong CPU fan, hindi nyo na pwedeng hugutin ulit. Ano? Hindi nyo na pwedeng tanggalin ulit yung fan kasi masisira yung thermal paste na ikinabit natin kanina. Okay? So, press nyo lang ito. Yung ating lock. Then, saka na siya ilalock ulit. Nakalock na yung ating fan. Next, i-connect mo yung fan sa CPU header or CPU fan. Now, saan ba makikita yung CPU fan? Kung titignan nyo itong motherboard natin, marami ang mga label. Ano? Maraming mga label. So, ang CPU fan, usually, siya ay nasa itaas. Ayan, CPU fan. So, doon natin i-connect dito sa may 4-pin na fan header. Okay? So, ito yung ating fan. Then, syempre, i-align nyo lang ulit yung lock. Yan, yung lock nya. Alright. So, yun na, nakakabit na yung fan. Okay, next, ikakabit na natin yung ating memory module. Yan. Now, dito sa ating motherboard, meron tayong dalawang lalagyan ng memory. Dalawang RAM slot. So, para sa pagkakabit ng RAM, yan. So, una, i-release nyo muna yung lock. Now, pwede kang mamili no, kung saan mo gustong ilagay yung memory. No? Pwede namang dito, kahit saan mo gustong ilagay. So, dito ko ilalagay sa kabila yung ha, itong memory na ito. I-release muna yung lock. Yan. And then, tingnan ninyo yung alignment notch ng RAM natin para alam nyo kung saan siya isasaksak. So, tingnan nyo rin yung bungay na nandoon sa may RAM socket. Pagkakabit ng RAM, ipapress nyo lang ito. Yun, ganun lang. Pag pinress nyo yun, automatic nang maglalock itong RAM natin, RAM socket. Okay, so next natin gagawin is ikakabit na natin yung motherboard doon sa ating case. Next, syempre, pagkatapos na ilagay yung motherboard, ikakabit natin yung mga tornilyo. So, meron tayo kaninang limang tornilyo na nakalagay sa motherboard. So, maganda rin. Kaya mayroon kang, mas maganda kung mayroon kang magnet yung screwdriver.
So after nating maikabit yung motherboard sa case natin is i-coconnect na natin ngayon yung mga wires or yung mga cable na nandoon sa ating case para magamit natin yung power button, yung ating USB ports, audio ports, reset switch, and yung mga light indicators katulad ng power LED and drive access light. So ito yung mga connector natin. Meron tayo rito yung reset switch. So meron siyang dalawa rito na pin. Meron tayo rito yung power LED. Itong dalawa na yan. And then meron tayo rito yung HDD LED. So pag ang purpose ng HDD LED is pag ina-access mo yung hard drive. Kunwari nagka-copy ka or busy, you know, every time na busy ang hard drive, umiilaw yung computer. Then meron tayo ritong power switch para magamit yung power button. Ito dapat hindi to mawala. Now, saan ba sila rito sa motherboard? Yan. So dito sila makikita. Dito mo sila i-connect. So una is yung power LED. Next, yung ating reset switch. Next is yung ating HDD LED. Next yung power LED. So siguro guys, dito kayong pinaka magtatagal na etong pagkakabit ng mga cable natin sa case. Next, yung ating USB port. So rin nga, kalimutan yan, saka yung audio port. Now, may label yan. Audio, USB. Now, saan mo makikita kung saan may sasaksak? Again guys, meron yung mga label. Ito, USB. Ito, audio. Saan nga katulo? Audio. Again, na USB audio. Dito po. So, dumaan tayo sa audio. Or USB muna pala para mas madali dahil nakakunik na USB and audio. Okay, next natin gagawin is ikakabit na natin itong power supply. So the power supply, ito yung mga saan. I-coconnect na ulit natin yung mga connector. So una, yung ating 24-pin power connector for the motherboard. So medyo magulo kasi yung ating cable management, pero ayan. 24-pin. Ito yung lock. Para makita nyo kung saan yung pagpapasok. Ayan yung lock nyo. Then
Dahan-dahan lang din pagpasok. Next, yung 4-pin power connector. Para saan to? Sa CPU. Now, dito siya. Taas. Ito. Okay, next natin gagawin is ikakapit natin itong hard drive. Now, it's up to you kung saan mo gustong ilagay yung hard drive. Kung gusto mo siyang nasa taas, pag dito, marami ka namang drive bay. Marami namang drive bay na pwede mong paglagyan ng hard drive. So, ito ko alat siya ilagay sa dati niyang pwesto. Okay, next, naikabit na natin yung hard drive. Iko-connect na natin ngayon yung mga kable. So, una yung ating SATA power connector for the power of the hard drive. Okay, next is yung mismong SATA cable for the data. Isaksak mo muna yung kabilang dulo sa SATA port na nasa motherboard. Okay, so buo na, no? Naikabit natin yung mga components. At nai-connect lahat ng kailangan na i-connect. So, next step is ikabit na ulit natin itong side cover. Okay, so after this, after assembly and disassembly, huwag natin kakalimutang isinop lahat ng gamit natin. Katulad nitong thermal paste, ilagay siya sa dati niyang nalagyan. Okay, yung ating mga ginamit na screwdriver. And now, itetest na natin kung gumagana yung ating system unit. So, kailangan gumana to. Yan. So, dapat mag-open yung ating computer. So, pagka ganyan, nag-open yung computer natin, ibig sabihin, successful yung assembly natin. Ha? So, yun lang. Ganun lang ang pag-disassemble and pag-assemble ng system unit natin. So, see you sa assessment day. Goodbye!